What's up sa iyo lahat dyan, mga master? Sana ayos kayo lahat. Ako nga pala ulit si Talods, nagbabalik with another Cube Baby video. Bale, itong video na to, mga master, ay karugtong pa to doon sa nauna kong ginawang video. Kung hindi nyo pa napapanood, click nyo lang yung link dyan sa taas. Tapos, dun sa video pala na yon, pinakita ko yung mga iba't ibang features ng Cube Baby. Tapos, pinarinig ko rin sa inyo yung mga preset na ginawa ko. At yung tunog niya sa mix, kasama yung isang backing track. So, this time, mga master, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung paborito kong setup nito pagdating sa live situation or sa venue ng isang live gig. Dito kasi sa Dumaguete City, medyo may mga gig na rin kami kahit papaano. So, unti-unti nang bumabalik yung mga live gigs. So, sana tuloy-tuloy na to. Siyempre, may safety protocols naman. So, sa mga live gig namin dito, nagamit ko na to twice. So, ang masasabi ko is, napaka-effective niya sa live situation. Kasi marami siyang nagagawa. At yun ang ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga possible setup or options na gamit ko kasama yung Cube Baby. Once again, shout out pala sa Jolly Music. Available pala sa kanila tong Cube Baby. So, sa setup na to, ang ginagawa ko is ina-incorporate ko yung Cube Baby kasama yung ibang pedals. So, meron akong ginawang maliit na pedal board para lang ma-demonstrate ko sa inyo kung ano yung kadalasang ginagawa ko kasama yung Cube Baby. Teka lang ha, kunin ko lang yung pedal board na sinasabi ko. So, eto siya mga master, yung DIY pedal board na ginawa ko. So, meron siyang overdrive ng Kaline, Pure Sky Overdrive, tapos pangalawa is Metal Zone, isang high gain distortion ng Boss, tapos MS-70 CDR ng Zoom. So, bali, panghuli sa chain yung Cube Baby. Ito, power supply lang to. So, ganyan yung ginagawa ko. I-explain ko sa inyo guys kung ano yung mga possible setup ko sa paggamit ng Cube Baby sa live situation. So, bago yan, i-set up ko muna to. So, a few moments later. So, eto siya mga master, na-set up ko na siya sa pedal board. So, bali, panghuli sa chain yung Cube Baby. Unang setup, pag halimbawa live, is pwedeng as is na siya lang. Kumbaga yung presets lang yung gagamitin mo. So, ito yung pinarinig ko sa inyong mga preset kanina. Ito yung lead sound ko. So, yun yung lead sound na preset. Pangalawa, rhythm sound. Tsaka clean. Yun yung unang setup ko pag live situation. So, halimbawa, ito lang yung dala ko, yung Cube Baby lang. So, pwedeng-pwede na siya. Meron akong clean, meron akong overdriven sound or rhythms, tapos lead sound. So, yun lang naman yung pinaka-essential para sa akin. Yun yung parang mga bigla ang gig na baga jamming-jamming lang, walang amplifier sa set sa lugar na pupuntahan nyo or yun lang, parang biglaan lang, rush gig. So, ito, all-in-one na. Meron na siyang preamp at saka cab sync. So, pwedeng-pwede na siya. Direkta sa isang speaker or isang PA. Pangalawang setup na possible na gagawin ko is ganito. Halimbawa, nasa venue kayo, kumpleto. Kumpleto ng setup. Magaganda yung mga setup. Maganda yung amp. Maganda yung backline. May pero. Kunyari, may pero. Pero hindi mo trip
yung amplifier or yung mismong setup. Hindi mo nagustuhan yung tunog ng amplifier. Halimbawa, Marshall, hindi mo masyadong type yung Marshall na amp or yung cabinet, Randall cabinet, for example, or Orange cabinet. So ano na ngayon ang gagawin mo? So, dito sa QBaby, ang ginagawa ko is, since meron siyang IR loader, nag-install ako ng third-party IR, which is na-download ko sa pamamagitan ng video ni Ola England. So, nag-share siya doon ng isang IR na ginawa niya mismo, which is nagustuhan ko naman. Fit na fit siya dito sa Metal Zone na boss. So, nilagay ko na siya dito sa pangalawang slot, or unang slot pala. Kasi itong unang slot ng IR selection ng QBaby is empty. Kaya hindi siya umiilaw. Tingnan nyo, hitin ko sa unang slot, umiilaw ng green. So, nilagay ko dyan sa unang slot ng IR, third-party IR. So, pwede ko na itong isaksak yung QBaby sa rekta na sa PA or sa sound system mixer ng live venue. Ipapartner ko siya dito sa Metal Zone. So, ganito yung tunog niya. Patayin ko muna itong delay. Pati yung preamp. Ganito yung tunog ng Metal Zone. Yung IR lang yung gagamitin ko. So, kung makukulangan pa ako, kung medyo kulang pa yon para sa akin, ngayon, dito ko na ipapasok yung preamp. Since this is just a distortion pedal, tapos hindi mo gagamitin yung amp sa venue, so pwede mong i-engage itong amplifier mismo ng QBaby. So, ang napili kong amplifier, halimbawa sa live setup, is itong pangalawang selection niya. So, I'm not so sure kung ano to. Pero nandun sa manual, pakita ko na lang dito sa screen. Ayan. Ayan yung mga amp. Ayan. Tapos yung gain is nasa one, in between 12 o'clock and 1 o'clock. And then tone is just about middle or same lang din sa gain na in between 12 o'clock and 1 o'clock. So, ganito yung tunog niya. Pwede ko pang dagdagan ng kaunting boost galing dito sa overdrive. So, ganun siya guys. So, pakinggan natin siya sa medyo cleaner sound. So, ganito siya. Overdrive lang lagay natin. Tanggalin natin yung overdrive. Ganito yung tunog niya, guys. So, medyo decent na talaga yung sound niya. By the way, mga master, kung natataka kayo bakit nagbi-blink. So, gaya nung pinakita ko sa unang video, ito pala ay naka-live mode ako. Pwede kong i-off yan anytime, yung IR tsaka yung preamp at i-on. So, ganun lang kasimple. Tapos, pwede rin ako magdagdag ng delay galing dito. Ganun siya. Or dito sa MS-70.
Ayun siya, guys. So, meron ka ng on-the-go na rig. Gamit lang yung Cube Baby. In case na hindi mo trip yung amplifier sa venue. Ngayon naman, punta na tayo sa pangatlo. Ito namang pangatlong setup. Ito ay halimbawa, trip mo talaga yung amplifier sa venue. Halimbawa, meron dun Vox or Laney amp or any kind of amp na gusto mo. Gusto mo talaga yung tone ng amp na yun. So, ang ginagawa ko dito sa Cube Baby is magagamit ko pa rin siya. Bakit? Kasi ginagamit ko siya as boost dito sa mga naunang pedals, yung overdrive at yung distortion. Magagamit ko siya as boost pang solo. Parang clean boost, kumbaga. Although, hindi ito nag-work para sa lahat. Pero para sa akin, nag-work siya. Kasi, since itong preamp section ng Cube Baby is walang EQ, so, hindi siya masyadong nagbibigay ng color mismo sa tone mo. So, ang nangyayari is parang binuboost niya yung tone mo gamit yung preamp section. So, kunyari, patayin natin itong IR. So, wala na tayong IR. Ang matitira is reverb, kung lalagyan mo ng reverb. So, sa akin, sa case ko, lalagyan ko ng reverb at delay. So, gagamitin ko yung reverb and delay except sa IR cab. At gagamitin ko rin itong preamp section niya. So, patayin ko muna yan. Tapos, gagamit ako ng isang, kunyari, meron na tayong clean amp sa harap or sa likod natin sa live or sa venue. So, gagamit ako ngayon ng isang simulation sa DAW ko. Gagamit ako ng isang twin reverb, Fender twin reverb na amp simulator. I-engage ko lang yung amp sim. So, eto na guys, naka-setup na ako ng amp sim. So, ganito yung tunog niya na walang kahit anong processing galing dito sa mga pedal at saka Cube Baby. Diba? Napaka-clean sounding. Kasi yung Fender Twin Reverb, nagustuhan ko siya kasi napaka-friendly niya sa mga distortion type na pedals or drive pedals. So, ngayon guys, paano ko ba gagamitin to? Itong Cube Baby. Gaya ng sabi ko, pang-boost siya ng solo. So, ganito muna yung tunog ng distortion na walang boost galing sa Cube Baby. So, ganun siya, na walang boost. Ngayon, engage natin yung Cube Baby. Yung preamp. So, ganito siya. So, kung walang Cube Baby, medyo mahina yung volume niya. Pag meron, so, merong volume boost. So, diba, napakalupet. Kasi, pag nagsosolo ka na, pwede mo nang palabasin sa buong volume ng banda yung solo mo. So, kunyari, ulitin ko. Pansin nyo naman yung volume change niya. So, bukod pa doon sa preamp, pwede ko rin idagdag yung delay and reverb pag nagsosolo ako. So, apakan ko lang to. May instant delay na ako and reverb na hindi nag-engage yung IR. So, hindi pa rin nagbabago yung tone ko. Ang nadagdag lang is reverb and delay. Okay.
halimbawa naman, nag-clean sounds ako, tapos nag-ambient ako. Pwede kong idagdag tong reverb and delay din dito sa Cube Baby. So, yung delay and reverb na naririnig nyo is galing dito sa Zoom. So, halimbawa, hindi pa ako kontento dyan, tapos gusto kong magdagdag pa ng konting ambient sounds. So, ganito siya. Idadagdag ko ngayon itong delay ng Cube Baby. Tapos dagdagan ko ng reverb. Mas may ano pa, mas may ambiance pa. Siyempre, pwede ko rin siyang i-boost gamit ulit yung preamp. So, ayun sila mga master. Ayun yung tatlong setup na ginagawa ko pagdating sa live situation. So, hopefully, may napulot kayo dito at kung may maidagdag kayo na possible setup na gusto nyong ma-share din dito sa video na to, pwede kayong mag-comment down below para ma-share din natin sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin. So, kumbaga, share lang tayo ng ideas. So ngayon mga master, ano ba yung final thoughts and comments ko dito sa Cube Baby? So sa tingin ko mga master ay napakasulit talaga ng Cube Baby. Sa halagang 1,800, meron ka ng all-in-one, not really all-in-one, but almost all-in-one na rig. Kasi aside sa pwede siyang IR loader, meron din siyang capability na mag-store ng preset, which is magagamit mo sa live situation at sa practice sa bahay. So pwede kang mag-practice ng tahimik at kompleto. Kasi meron na siyang amp and modulation time-based effects. Meron din siyang cab sim. At marerecommend ko ba to sa mga beginner at mga pro na player? Sa tingin ko, both yes. Hindi totally ito yung solution sa rig mo na mabibigat or malalaki or mamahalin. Pero at least meron itong kumbaga, nakakapagbigay ito ng alternative sa'yo. Pwede itong gawing backup or pwede mong gawing board, especially pag beginner ka, wala ka pang masyadong alam sa mga pedals or hindi mo pa afford bumili ng medyo high-end na rig. So, pwede talaga to. Kasi decent naman talaga yung tunog niya. Yung ano lang, yung preamps niya, walang EQ. So, medyo ingat-ingat lang sa tone control niya. Pero, workable naman. So, na-workout naman yung tone. So far, overall, ang rating ko dito nasa 8 over 10. So, pasok sa banga ito. Kumbaga, bang for the buck talaga itong Cube Baby. So, ako sa inyo guys, kung may extra pera kayo dyan or kung may extra budget kayo dyan, para sa akin, worth it, itry ito. Kumbaga, palaban itong Cube Baby nito. So, yun lamang mga master yung final thoughts ko dito sa Cube Baby. At sana marami kayong natutunan. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa Jelly Music
for sponsoring this video. At sa inyo lahat na nanonood, maraming maraming salamat. Tuloy-tuloy ang ating rakrakan. Keep on rocking. Keep on shredding. Let's go!